umagang ito, eh, sama-sama pa rin natin pupurihin sa ang Panginoon sa ating buhay. Pero bago tayo mag-upisa, ay natin binabate. Sa online. Hello po mga kapatid natin na nasa UAE, India, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Pinagpalang umaga, gabi o hapon po sa inyo dyan sa mga kapatid po natin sa Norway, USA, and Canada. Siyempre po yung mga nasa Malaysia, yan, yung kaibigan ko yan. Sa South Korea, Hong Kong, and Japan. Good morning po sa ating lahat dyan. Siyempre po, hindi din po tayo pang international, may local din po tayo. Good morning po dyan sa Marilao, Bulacan, Infanta, Quezon, Santa Maria, Bulacan, at San Jose del Monte. So mga kapatid din natin, nakasabay natin nag-worship ngayong umaga. Ayan, nag-umpisa na sila ngayon eh. Sa Kasi, Kiwit, Palawan. Hello po sa mga kapatid natin dyan. Hello. Sa mga taga Batangas, Limay, Bataan, Antipolo, and Camanava. Hello po. Good morning sa inyong lahat. Hello. Hello. Ayan. So, sa umagang ito, bago tayo magtuloy-tuloy, medyo nag-choppy-choppy lang, pero patuloy natin i-mention ang ating mga kapatid na nasa online. Lahat po nandito, i-mention po natin yung mga kapatid natin nasa mga malalayong lugar na hindi makapunta dito. Pero yung mga kapatid natin nasa malapit na, mga nandyan lang, dyan-dyan lang. Kapatid, open na open na ang church. Tapos na tayo sa pandemic era. Pwede na po tayo magsimba. At syempre, share natin, copy link and paste natin ang ating live stream link. Pindutin lang natin ang share button and post lang natin sa ating mga timeline. May mga announcement po ba? Ayan. So, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Masayang tumayo. Ayan. Kasi parang nalulungkot po yung iba eh. Siyempre, ito first time po natin ulit na medyo magmaaga ng service. Pero dapat mas excited tayo sa katabi natin. Tingnan mo yung mga katabi. Hello. Ayan, palakpakan natin si Lord na malakas. At we welcome natin ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pangunahan po tayo ng ating worship leaders. Hallelujah. Sa umagang ito, masaya po ba tayo? Amen. Sa umagang ito ay minsan pa nating pupurihin ang Panginoon. Amen. Pero bago po yan, minsan pa tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, ay muli ka naming maranasan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang kami kumanta, Lord God, kundi sumamba kami, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, samahan mo ang bawat isa, Lord. Hallelujah. At yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo ang bawat isa, Panginoon. At Panginoon, walang hadlang, Lord, at hindrances, Panginoon, ang makapigil para makapagsamba kami sa iyo, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, at sa umagang ito, Panginoon, ay ngayon pa lang mag-umapaw na yung presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this morning, Panginoon. Samahan niyo kami muli, Panginoon. Alisin mo lahat, Panginoon. Hindi maging hadlang ang aming mga emosyon sa pagpupuri sa iyo, Panginoon.
San pa, Panginoon? Samahan mo kami, Lord, at anuman ang laman ng aming mga puso, Panginoon, ay pawiin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this day. Hallelujah, Panginoon. Patuloy kayo naming itinataas, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. And as we praise you, Panginoon, hallelujah, mawala ang lahat ng anuman ang dinadala ng bawat isa, Panginoon. At minsan pa, Lord, samahan mo kami sa umagang ito, Panginoon, at punuin mo ng kagalakan ng aming mga puso, punuin mo ng pasasalamat ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, hallelujah. We invite the Holy Spirit, Panginoon, na kumilos sa lugaring ito, Panginoon. Hallelujah. At maranasan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy ka namin itinataas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito, handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Pwede po bang makita kung gaano tayo kahanda at kasayo magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, let us sing to the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Minsan pa. Sayawan natin ng Panginoon. Pwede. Hallelujah. Sa pagpasok ng chorus,
I am a friend of God. Pwede po ba yun? Hallelujah! Minsan pa sa umagang ito. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing.
same history. That is me, that you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Amen. The empty cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my I'll never be the same. Oh, happy day, happy day.
Yes, thank you, Lord God. Mo kaming pinalakas. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, para sambahin ka, Lord. Para papurihan ka, Panginoon. Pawiin mo, Panginoon, ang mga pusong uhaw sa presensya mo, Panginoon. Open my eyes, let me see.
to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yeah, yeah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Together wonderful.
Lord, for He is worthy to be praised. Hallelujah! Let the redeemed of the Lord say so. Let all that has breath praise the Lord. Glorify Your name. We worship You. We adore You. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid na sa dito po sa atin pong face to face. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na sa online. Ano ho, may mga kapatid po tayo sa bandang Mindanao. Magandang umaga sa iyo kapatid. Hallelujah. Diyan ka lang, malayo ka sa Mindanao. Welcome po sa Kasi Online Sunday Service. At yung mga kapatid na sa online, maraming salamat po sa inyong pagtutok po dito po sa ating pong service online. Pero kapatid, paalala lang po, wala na pong pandemic ngayon. Pwede na po kayong pumunta na simbahan. Praise God. Hallelujah. Napakasarap magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Tayo po ay bumabaybay sa kingdom culture. Gusto ng Panginoon na kung saan magtayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Sapagkat ang lupa, ang mundo ay ginawang satellite ng demonyo. Na andito ang Panginoon pumunta sa lupa upang magtayo ng kaharian, hindi ng relihiyon. Amen. Amen. Hindi relihiyon ang gustong itayo ng Panginoong Hesus, kundi ang kanyang gustong itayo ay kaharian. Say the word kaharian. Amen. And the book of Genesis says, and God said, let us make man our image after our likeness and let them have dominion. Say the word dominion. Ang Hebrew word po ng dominion, ng salitang dominion ay rada, R-A-D-A-H. Ang ibig sabihin ay kingdom. Say the word kingdom. Tayo po mga kapatid ay gusto ng Diyos bigyan ng kanyang kaharian na kung saan pagharian po natin. Kalooban ng Diyos na maghari ka laban sa kasalanan, sa kahirapan, karamdaman, sakit at karamatayan. Mga kapatid, yan ang kalooban ng Diyos. Parang tulog pa ang ilan sa inyo ah. Ang gusto ng Panginoon sa iyo ay lumaya ka sa tanikala ng kasalanan. Yeah. Hindi yan ka, wala yan sa dapat sa kaharian ng Diyos. Gusto ng Panginoon ay lumaya ka. Aho, maraming mga taong may relihiyon na sa lusak pa rin ng kasalanan, wala pa sa kanyang kaharian. Hallelujah. At gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng pagpapala galing sa kalangitan. Hallelujah. Parang yung iba ayaw, praise the Lord. Parang gusto yung maghirap na lang sa buong buhay ninyo. Hallelujah. Kalooban ng Diyos na ikaw ay pumunta sa kanyang kaharian at sa kanyang kaharian, walang karamdaman, walang sakit at karamdaman, walang kahirapan, walang kasalanan. Amen.
para makita po natin ang malinaw na malinaw pa ang ibig sabihin ng salitang kaharian ay itong tingnan po natin. What is the definition of kingdom? It is the governing influence of a king over a territory. Mga kapatid, ganito yan. Nung unang panahon sa Old Testament, ang mga hari po ay nagko-conquer ng mga land. Magtataka kung bakit. Ginagawa po nilang colony o teritoryo. Parang Rome. Sinakop nila ang Israel. Ang colony nila o satellite nila o mga kapatid, yung tinatag na territory nila ay bansa Israel. Ang gusto ng mga Romans ay mag-isip ang Israel tulad nila, manami tulad nila, at ang buhay at ang kultura tulad nila. Yun ang kultura ng kaharian. Ang isip ng kaharian, ng hari, over king territory. In facting, it is will, his purpose, and his intent. Yung isipan ng hari, ang damdamin ng hari, ang intention ng hari, gusto niya doon sa kanyang nasasakupan o teritoryo. Bagamat malayo, pero yun ang gusto ng hari. Producing a citizenry of people who reflect, say the word reflect. Ibig sabi, gusto ng hari na ito, ng Romans, na kahit siya nakaupo malayo siya sa Israel, ang isip ng hari nagre-reflect sa buhay mo bilang bansang Israel. Yun ang gusto nila. Ano ho? And the same with God. Gusto ng Panginoon na ating hari mag-reflect ang buhay mo, ang iniisip niya sa buhay mo, kalooban niya sa buhay mo. Kaya kalooban ng hari, kung ikay nasa kaharian, ikaw ay malaya sa kasalanan. Hindi alipin. Walang sakit at karamdaman. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang sakit sa kanyang kaharian. Kaya gusto ng Diyos, sumagana ka. Di niyo ako narinig. Gusto ni Lord, sumagana ka. Yung hindi lang ikaw ang hiram na hiram, ikaw nagpapahiram. Amen. At yung mga nangihiram, magbayad naman kayo. Praise God. Who reflect the king's image, culture, knowledge, lifestyle, morality, and value. Kaya kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, dapat mag-reflect ang kaharian sa buhay mo. Amen. Kaya kita mo, ang mga demoy, ang mga satanist, satanic church, dati-dati, pag nang-meeting sila sa ilan, patago. Pero ngayon, lumabas na sila. Wala na silang hiya. In short, walang hiya. Na gusto nilang ituro ang kaharian ng kadiliman at gusto nilang mag-reflect sa buhay na ang buong daigdig ang isip ng demonyo, ang lifestyle ng demonyo, ang kulturo ng demonyo, ang isip, damdamin, at ang buhay makademonyo. Sabi mo sa katabi mo, wala ka sa kaharian ng demonyo. Nasa kaharian ka ng kalangitan. Sa langit ba, mga kapatid, may mahirap? Gusto ng Diyos, managana ka. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang malungkot, gusto ng Diyos, umaman ka. Kung ikaw ay talagang katagakaharian, inilipat ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaharian, gusto ng Diyos, umaman ka sa tamang panahon. Hindi habang panahon, mahirap ka. Hindi habang paraw, nangungutang ka. Magalit ka sa kahirapan. Ang Diyos ay Diyos na kung saan nag-alay ng kanyang buhay at piniling maging mahirap para sa iyo. O, tabi mo uli sa katabi mo, gusto ng Diyos, ikaw naman na magpahiram. I-desire ngayon. Misa nagagalit ka, bakit ba ito mga taong ito, ano, nauutangan ako? Ay, magpasalamat ka sa Diyos, mukha kang may pera. Pag hindi ka nautangan kahit kailan, magtanong-tanong ka na sa buhay mo. Mag-isip-isip ka. Amen. Hallelujah. At itong prayer ni Lord, oh, ito prayer ni Lord, tingnan mo. Then, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done
on earth as it is in heaven. Kaya iisa-isahin po natin yan, mga kapatid. Next week, pag-uusapan natin. I will prove it to you na kung ikaw ay aayon lang sa salita ng Diyos, pagyayamanin ng Diyos ang buhay mo. Ay nako, walang nakikinig. Next week yan, I will prove it to you. Ang kaharian, walang mahirap. May nararatasan tayong gold dust dito. May nararatasan silver dust dito. Alikabok lang yan sa kalangitan. Anong gusto mong ibaba ng Diyos? Bara-barang ginto. Hallelujah. At least we have the glimpse of the kingdom of God. Amen. Pag-usapan natin yung hallelujah. Ang sakit mo. Dahil na I found out maraming may sakit dito. Kalooban ng Diyos, gumaling ka. Nasa si Justly, Ate Justly. Ay, si that's just sa ano niya. Nabili niya na yung upuan na yan eh. Wala, uupo dyan. Naalala ko nag-worship tayo dito eh. No, bumaba yung presence ni Lord eh. Nagtatatalon siya sa Justly. Sabi niya, Boson, nakakaluhod na ako. Matagal na niyang hindi nagagawa yun eh. Yun ang kalooban ng Diyos, hindi ka lang lumakad, kapatid, lumakad ka talaga. Ay, nako, hindi ako nakihindi. Kasi kapag may sakit ka, malilimitahan ka. Amen? Amen? Malilimitahan ka. Gusto ng Diyos, gumaling ka. Oh, wag mong pakikigasabi ng doktor. Hallelujah. Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan, gusto niyang gumaling ka sa sakit at karamdaman. Maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. At kung gustong magkaanak, hallelujah. Huwag kang uupo, huwag kang kung ikaw wala kang pang-anak ngayon, huwag kang aalis sa online na 'yan. Mamaya papakita ko sa iyo, kalooban ng Diyos magkaroon ka ng anak. Kahit sabi ng doktor, ayaw na nila, pero sabi ng Diyos, pwede pa. Oh. Pauwiin mo muna si Albert, ha. San galing ang sakit? Oh, poor diet and lifestyle. Kaya tayo nagkakasakit, mga kapatid, hindi tayo marunong kumain ng maayos. Amen? Puro ka baboy. Baboy. Kaya kita mo yung mga hayop, pansinin niyo yung mga hayop na ang kinakain puro hayop din katulad niya, ang babangis. Mapansin niyo, tama? Tingnan niyo yung mga hayop na kumakain ng mga damo. Puro maamo. Maamo. Kaya yung misis ko, maamo yun eh. Wala akong problema dyan sa buhay eh. Gusto kong pakainin, isusuga ko lang isa kangkungan, buhay na yan. Hindi joke yun, totoo yun. Eh magkakasakit po. Eh napakinggan ko si ano eh, si Doc Ong eh. Ang dapat daw baboy na kakainin natin, kasi laki lang ng match ng posporo. Eh kundi kung makalapang ka, kapatid. Samgipsa. Diyos ko. Anli. Hallelujah. Lifestyle po natin. Matutulog ka, madaling araw na. Kaya hirap, di ba? Nahirapan yung katawan. Yung katawan po natin, pag naabuso po natin, kakasakit po tayo. Amen. Nainitan ka. Pagkatapos, bigla kang uuwi sa bahay, inom ka ng malamig na tubig. Nagulat ka pa kung bakit bigla kang na-freeze. Hallelujah. Eh, biglang nag-react yung katawan mo sa sobrang intas, biglang lamig eh. Bakal nga eh, itabog mo sa apoy. Apoy, nag-aapoy, nagbabaga, ilagay mo sa tubig, gumagaw, nagre-react eh. Katawan pa natin. Hallelujah. Eh kita mo, hindi na maganda ang panahon, sobrang init na. Ibig sabihin, nasisira na ang ozone layer po natin. Tatanggalin talaga ng Diyos yan, at malapit na yan. Pero bago tanggalin ng Diyos ang ozone layer, kukunin na muna yan Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Pero kung di mo ingatan ng sarili mo, panay kakain ng baboy, na kung ano-ano, hallelujah, eh maha-high blood ka. Sa totoo lang, di naman nakaka-high blood ang taba ng baboy. Walang problema sa taba ng baboy. Ang nakaka-high blood po yung buto ng baboy. Pag nakapila ka kasi sa lechon, di ba? Nakapila ka, ang haba ng pila. Tapos inabutan mo na lang, buto. Nakaka-high blood ka talaga eh. Buto na lang inabutan. Kakasakit tayo, puro diet. No? Ayusin natin diet natin, amen? Oh, hallelujah. Sana all. Pangalawa, lack of exercise. Sabi mo nga sa katay mo, exercise din, ha? Praise God.
Pawis. Pawis tayo, basketball. Kahapon, basketball kami. Every Saturday na yun, ha, mga bata, doon tayo sa basketball court. 9 a.m. yan hanggang 11 a.m. Na basketball po tayo. Exercise po tayo para matanggal yung ating mga kolesterol sa katawan, mga inilalabas ng pawis ang ating mga tawag dyan, kolesterol. Yan. Okay po. Na siyang mga toxin, nagsisilbing bara sa ating mga puso, sa mga veins, ugat. Yan. Na tumitining kasi. Pangatlo, stress. Oh, tingnan mo nga yung katabi mo kung nakaka-stress, praise God. Praise God. Kung hindi, kung kakastas, magpalit ka na ng katabi, praise the Lord. Pangapat, demonic by nature. Check natin yan mamaya, mga kapatid. Ang sabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, how He went around doing good and healing who were under the power of the devil because God was with Him. Kalooban ng Diyos, gumaling ka, at kalooban ng Diyos, sa kamay na ito, may gumaling na tao. Yung blessing mo, huwag mo lang sarilinin. Tama? Maging pagpapala ka din. When was the last time, mga kapatid, gumaling kayo sa sakit? Pagkatapos, hallelujah, ikaw naman ay makapagpatong ng kamay sa may sakit. Huwag titigil sa iyong blessing. Kahit anong sakit mo, hallelujah, kalooban ng Diyos, gumaling ka. Yan si Adrian, no? Sinabi na nung doktor sa iwahig pa, dalawa ang problema niya. Una, nakakulong siya. Pangalawa, mamamatay na siya. Ayan, no? Tayo ka, Brad. Tayo ka. Yan, no? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Adrian. Sana save yan. Online service. And some of you, deadma lang. Deadma. Kapatid, ha? Sige. Ipagpatuloy ninyo ang katigasan ng ulo ninyo. Tingnan ko kung saan makakarating. Ang problema natin, kung kailan ka may cancer, kung kailan ka mahina na, nasa ospital na, nakaratay na, papatawag, tsaka ka magpapatawag. Pero nung sinasabi ko sa'yo, kapatid, gather your family! Parang sinasabi panahon ni Lot, babaha! Pasok kayo dito sa arko! Wala nakikinig. Wala. Sabi ko nga katabi mo, huwag matigas ang ulo, ha? Sarap mamatay nung ganito eh. Mga kapatid eh, Lord, kukunin mo na ba ako? Okay lang, Lord. Walang problema sa akin. Gusto na nga kitang makita eh. Kesa nung, mag-pray naman ako, please. Mag-pray, please. Pag-gather kayo, no, please, pray niyo ako. Talaga. Eh, nung malakas ka eh, wala eh. Taas nga ang kanang kamay, lagay sa balikat ng katabi, sabihin mo, umayos-ayos ka, kapatid, ha? Kaliwang kamay, sabihin mo, lalo ka na. Eh, buhay ngayon, maiksi lang eh. Oh, meron kaming kamamatay lang ngayon. Ang lakas-lakas pa nun. Tapos, no, si Steve, no? Malakas pa, bata pa yun eh. Wala na ngayon. Ang tanong, naglungkod ba kay Lord? Hindi. Tingnan mo kapatid ha, kapag meron kang pondo ng paglilingkod sa Diyos, pag umiyak ka sa Panginoon, ng kalakasan Panginoon, alam niya, bibigyan ka niya. Alam niya ka bakit? Gagamitin mo sa paglilingkod. Hindi mo lang gagamitin sa pagtatrabaho. Sa paglilingkod. Ilang taon ang buhay? Sabihin niyo sa akin. Kung 60 lang, o hindi may 11 taon na lang ako? O kita mo si John Rigala, na singwapo ko. O ilang taon? Patay na eh. Diyos ko. O, ano sabi ng NIV, New King James Version pag may sakit? Oppress, say the word, oppress. Kapag may sakit ang tao, may oppression nangyayari. Let me give you the word oppress, the meaning of oppress. Dominating harshly, imposing a harsh or cruel domination. Ibig sabihin, pinag-aharian ka ng sakit. Hallelujah. Masarap pag-aharian ng Diyos, hindi ng sakit. May inang pa nga eh, misa wala kang pera, pero wala kang sakit eh. Yung wala kang sakit, gumising ka, mapalad ka na eh. Yung gumising ka sa umaga, kapatid, maraming namatay ngayon. Ngayong umaga na to, maraming patay ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Pwede upang ma-enjoy ang anak mo, pamilya mo. Hallelujah. Kahit walang pera, parating din ang pagpapala sa mga taong tapat sa kanya. Huwag kang malungkot. Huwag mong episode, tagal-tagal na eh. Huwag. Mga kapatid, habang tumatagal, di ba ang bahay na ginagawa, ang tagal, tama?
Tama? Ba't man ng tagal? Oh, ano gusto mo? Ang ginagawa, bahay kubo, saglit lang yun, sa linggo lang yun, tapos na yun. Amen? Bakit tumatagal ang pagpapala? Say, bakit? Inaayos ka niya. Sabi mo sa kanya, inaayos ka ni Lord. Eh, pag yumaman ka, pagkatapos hindi ka na nakikita sa simbahan, eh, ano yun? Maganda yung maging milyonaryo ka, pero kapatid, hallelujah, nakikita ka naglilingkod sa simbahan. Amen! Ako, mga sa TLH, alam nyo, taga-ayos ng upuan doon? Taga-serve? Milyonaryo. Napunta ko yung lugar ni Barnabas. Sabi ko, ito ba yung nag-aayos ng upuan? Ito ba yung nag-aayos ng mga ng pagkain? Eh, bimilyonaryo. Sa mga Christian churches, pag milyonaryo, taga-utos eh. Pastor, gawin mo to. Yung tithes ko nga pala, ito gagawin mo. Ito bibilin mo. Pastor, pakiayos nga ito. Oh, nang uutos. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag gagawin nyo, pagyaman mo ha. Sabi ni Paul, oo, totoo, mahirap lang kami, pero nagpapayaman kami. Kapag ikaw inilipat sa kaharian ng Diyos, ang pagpapala ng kalangitan nakatutok sa kanyang mga anak. Kaya hindi ka mananatiling mahirap eh. Amen. Sapagkat yung trabaho mo, kapatid, hanggang doon na lang yun. Pero ang pagpapala ng kaharian, pwedeng ibuhos sa iyo ng Diyos. Sa maraming paraan. Pasa. To implique or stress on, to be source of worry, stress or trouble to somebody. Kapag ikay may sakit, nakaka-stress naman talaga. Sakit sa ulo. Amen? Hallelujah. Source of worry, stress and trouble to somebody. Hindi lang ikaw ang naapektuhan. Pati mahal mo sa buhay. Amen? Kita mo yung mga tao na kung saan ginugulang buhay nila sa pagbibisyo. Look at them. Nung bago namatay, pinahirapan ng buong pamilya. Amen. Oh, hindi lang ikaw, kaya ingatan mo sarili mo. Amen. Ingatan mo sarili mo. Madisiplina sa pagkain, mag-exercise. Ngayon pa lang mag-exercise na tayo. Amen. Napansin ko nung nag-exercise kami lately, kapatid, mabilis akong pawisan. Madalas pawisan. Pawisin. Oh. Napuna ko 'yan. Ilang araw pa lang ako nagawa ano, ha? Pawisin ka na. Sobrang init. Pero iba yung katawan mo. Nagpo-produce agad ng pawis. Number three, to suppress, to hold something in check or put an end to it. And look at this, Job 42:10. The Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends also. The Lord Job twice as much as he had before. Mga kapatid, hala dito si Job may sakit din. Ang tawag dyan, captivity. Say the word captivity. Pero nung pinag-pray siya, mga kapatid, pinag-pray niya kanya ka mga kaibigan, mga kapatid, pinagpala si Job. Mga kapatid, tingin po dito. Ako, naniniwala, may mga problema kang dinadala, pero huwag kang mag-alala. Matatapos din ang mga problema niyan tulad ni Job. Can you say amen to that? Can you say amen? Hallelujah. At ibe-bless ka ni Lord twice. Say the word twice. Alam niyo ba ang pinakagalit na galit ang Diyos? Mga kapatid, kung bakit hindi ka pinagpapala ang kanyang mga anak, alam niyo kung bakit? Reklamador. Basahin niyo ang word of God sa book of Genesis, Exodus, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga reklamador, hallelujah, kinakain ng lupa, hindi nakakarating ng promised land. Kapag ikaw ay natutukso na kung saan magreklamo, malapit ka na kasi sa promised land mo. Huwag kang magrereklamo. Tapi kami yung katabi sa'yo, huwag kang magrereklamo. Malapit ka na kasi sa promised land. Yung bang puputulan ka na ng hindi ulo ah. Kuryente. Naranasan niyo ba 'yon? Yung due date na bukas tapos wala ka pang pambayad. Yung naputulan ka ng Netflix, naku, pampira talaga oh. Hindi ka na mabuhay nang walang Netflix. Mapuputulan ka na. Tubig. Nako, nahihirap. Hirap. Hallelujah. Mga kapatid, the moment na magrereklamo ka, natutukso ka na, malapit na kasi ang blessing mo. Kaya huwag ka magrereklamo. Can you say amen? Malapit na yung blessing mo. Tingnan mo,
Kailan yung panahon malapit na mag-uga? Come on. Come on. Hindi madilim. Sobrang dilim. Bago mag-umaga, merong tinatawag na sobrang dilim. Pusikit na kadilim. Kasi transition po yun eh. Mula sobrang dilim, kasi magliliwanag na. Hoy! Sobrang hirap na, kasi malapit na ang blessing mo. Parating na! Huwag kang magre-reklamo! The moment na magreklamo ka, na-abort. Sayang. Kaya kapag nakaharap ka sa mga problema, mga kapatid, sa sobrang sakit ng karamdaman mo, parang hindi mo na kabibigay ka na, hallelujah, sobrang bigat ng mga problema mo, that it means malapit na ang blessing mo. Magsaya ka! Magdiwang ka! Palapit na ang blessing ng Diyos sa buhay mo! Kaya kapatid, tingnan mo ha, gusto ko po inform, mga kapatid, na tinaningin na tayo dito, 30 days na lang po, 30 days. Nag-iisip ako, malapit na ang pagbabala ng Diyos sa simbahan ito. Amen! Subok na ang church, kahit saan tayo pwede. Naalala nyo, nagpunta tayo sa barangay hall, sa taas, sa baba, no? Napunta kayo sa bahay, kung saan-saan, naka 20 years na nga tayo eh. Amen? Isa lang ang alam ko, pag alis natin dito, kasama natin ang presensya ng Diyos! Naalala ko nung napolitika ako sa JOL is my second family. Kaya lang alam niya naman sa simbahan, uso-uso ang politika din, napapasok din ang politika. Bago ako i-ordain, ano, 3 years na kasi ako, magto-3 years na ako sa JOL. And then, nakasaad dun sa tawag dito, bylaws, no, sa kasulatan, no, na pinag-usapan ng board na pagkatapos sa 3 taon, pwede nang i-ordain. Naku, itong mga pastor, nag-meeting, inamiendahan yung kasulatan, inamiendahan na 5 years, para di hindi ako na-ordain, tumuloy lang ako. Alam nyo, doon sa J.L.Ingunan, doon lumaki si Adrian, tama ba yan? O, nung panahon kasi, nagwawalwal pa yung batang yan eh. Nagsasalubong ba tayo that time? Palagay ko nakikita mo ako, no? Siga, bakit hindi? Pag naglakad ako sa Linguna, no? Paso ako. Naku, yung mga nagiinom. Hindi mapakali. Dumating si Pastor. Konti lang, Pastor. Konti lang. Siga, ano? Dumating si Pastor. Sinamahan tayo ng Panginoon. Paglabas natin ng JOL, hallelujah, Lingunan, kasama pa rin natin ang Panginoon at sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo makarating. Amen? Ako, nagdideklara ako ng pagpapala kaila sa mga Dagook family. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Usap na lang po tayo kung paano lahat. We will pray for this. At tayo po ay nasa gitna ng panalangin. Tapikin mo yung katabi. Let us pray for the church. For 20 years, hindi ako napagod na nalangin para sa inyo. Hindi ako napagod na kung saan i-bless kayo. Hindi ako napagod na kung saan paglingkuran kayo. Kaya huwag kayo mapapagod paglingkuran ng simbahan. Manalangin po tayo. Amen? Nasa transition pa naman tayo. Nagpe-prepare kami papuntang Amerika. Hallelujah. At kinakailangan ma-establish si Apostle Chris sa simbahan na ito. Kasama nila Dan, nila Eddie, Paso Joshua. Hallelujah. Please tulungan niyo po si Apostle Chris. Okay po? Kung sakasakali matuloy po kami next year, month ng at least September. Yan ang target ni Eman next year. Captivity. Pakibasa 1, 2, 3, 5. It is the state of being prisoner or a period of time that somebody is held prisoner. He does what is simple to the devil because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. At isa dyan ang mga sakit at karamdaman. Sino rito may sakit? Taas po ang kamay. Kalooban ng Diyos, tumanggap ka ng kagalingan sa oras na ito. Kalooban ng Diyos, gumaling ka. Amen. Hindi ho masama ang doktor, pero mamaya pakikita ko sa inyo na lahat na nagpa-doktor at hindi sumangguni muna kay Lord, inuna si Lord, namamatay. Kasi meron tinatawag na covenant healing. Say the word covenant healing.
pumunta si Jesus dito para ano, wasakin ang gawa ng kaaway. Anong ibig sabihin ng salatang wasakin? Ito pinakamaganda. I pray, lumaya tayo lahat. Nung narinig ko ang teaching na ito, batang-bata si Abig, si Lovely, na hanggang ngayon ay bata. Noon, batang-bata. Bakit hindi? Eh, months pa lang si Lovetart, no? Nagpinodoktor namin kay Ribong, may asthma? Saan ka? Batang-bata may asthma? Inihinga. Inuhugot yung lalim ng hinga. Ganun, huminga. Naku, kawawa naman itong anak ko. Pinadoktor namin kay Ribong. Alam mo sabi ni Ribong? Eh, meron po ba kayong kaanak na mayroong asthma? Ay, opo. Opo, dok. Ah, doon nakuha yun. Buong buhay na yan, may asthma na yan. Ba? Buong buhay daw may asthma? Eh, ayaw ko ipadoktor eh. Sa totoo lang eh. Naggalit yung benan ko sa amin, lalo sa akin. Patayin yung pa-doktor yan! Wala kayong pera? Sama ng loob ko eh. Totoo si, wala naman akong pa-doktor eh. Ako magpapadoktor. Eh sige po, pinadoktor. Binigyan ng gamot. Habang tumatagal, lumalala. Sample nga, love. Ah, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, binalot ko lahat ng gamot. Kukuha ko, binalot ko sa isang plastic. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus na buhay, Panginoon, patunayan mo, habang nagdideklare ako, iniikot ko talaga, patunayan mo, Panginoon, meron akong Diyos. Totoo, wala akong pera, pero meron akong Diyos. Prove to them that you're alive. In Jesus' name! Yung gamot, lumilipad sa kabilang bakod. Galit na galit sa Opel sa akin. Naku, lagot ka kay nanay. Hindi mo nang bitili yan. Wala ka nang pera pinabili yan. Nanay ang bumili yan. Pagkatapos, tapon mo lang. Naku, lagot ka pa. Naku, lagot. PI ka. E, nagpipi ako. Unbeliever pa siya that time. May demonyo pa sa utak eh. May diablo pa sa utak that time. Hallelujah. Pero ngayon, binago na ng Panginoon yan. Amen. Born again na yan. Ah. Silab. After that incident, magaling si Lovely. Tayuan mo ang salita ng Diyos, hindi kanya papahiya. Ang sarap yung mga taong meron kang tiwala, may tiwala sa'yo, tama? Oh. Ang Diyos pa kaya, tayuan mo ang kanyang salita? Ano ibig sabihin ng salitang destroy? Ito ibig sabihin yan. To untie, to undo, to dissolve. Kaya kung ikaw anak ng Diyos, ikaw nasa karian ng Diyos, dapat wala kang sakit. Kalooban ng Diyos na wala kang sakit. Paano ka magpe-pray sa may sakit? Panginoon, pagalingin niyo siya. Kung ayaw niyo naman, kunin niyo na kaya. Walang kabuhay-buhay ang mga panalangin ng maraming mga lingkod. Panginoon, ipuin mo tong taong ito. Panginoon, may sakit po siya. Kaya mo pa ba? May pinag-pray ako dun sa tawag dito. Nung nakaraang hampes, bata eh. Isang batang paslit, alam yung sakit? Blood cancer? Leukemia? Umiiyak yung bata. Sabi ko, ikaw demonyo ng sakit ng leukemia. Nutusan kita. Humugot sa spirito ko eh. Nutusan kita. Lumayas ka sa batang ito sa pangalan ni Jesus. Nanginig yung bata. Nanginig eh. Alam niyo testimony? May lumabas. May naramdaman ako, lumabas. Ang tawag doon, demonyo, lumabas. Demonyo na sa pangalan ni Jesus. Sapagkat naparito ang Panginoon para tanggalin. To ano tanggalin? Ikalasin ang mga sakit. To antay. To undo, pawalan ang bisa. Ang lahat ng, pawalan bisa lahat ng kanyang. To dissolve, matunaw. Alam mo yung kape, naglagay ka ng kape, tapos dinagyan mo tubig, tapos hinalo mo, nalusaw yung kape. The same. Gusto ng Panginoon, gumaling ka. May mga sakit, sabi ng doktor, ayaw. Pero sabi ng Diyos, kaya ko yan. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Sumampalataya ka lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumampalataya ka. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. Amen? Konting exercise.
galaw-galaw para hindi agad pumanaw. Praise God. Amen. Amen. Dahan-dahan ng kain. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya lang, kapag nasa anli ka, yun lang ang malaking problema. Vikings, kung saan-saan. Ang sagot dyan, kinabukasan, mag-exercise. Oh, ako, I will give you a powerful verse in the Bible. Powerful verse, sabi dito. Pakibasa, 1, 2, 3, 5. Nung inilabas ng Panginoon ang kanyang bansang Israel sa Egypt, ano sabi niya? Release my people that they may worship me. Ay, ito sabi, worship the Lord your God. Utos. Kaya, don't take it like pag-worship time. Huwag lang kayong kumanta. Sumamba ka. Hindi porkit nakakanta ka, nakasamba ka. No, 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 no. Maraming mga kumakanta, hindi nakakasamba. Yung pagsamba, malalim yun sa spirito mo kung sino ang Diyos. Pagsamba yun. Yung bang hindi mo alintana kung mainit ang paligid. Hindi mo alintana, wala kang pakialam, dead maka kung mapapawisan ka. Dead maka kung ano sasabihin ng tao. Amen. Yan ang worship. Yung ibinigay mo lahat sa Diyos. Yung sumayaw ka, hallelujah, praise God, hallelujah, nagtatakbo ka, nagpupuri ka. Yan ang ginawa ni Jocelyn noong nakaraan eh. Kita mo, gumaling. Amen? Bet, inahamon kita eh. Bata ka pa, pwede ka pang magkaanak. Sabi ng doktor, hindi na pwede. Pero sabi ni Lord, pwede. Sabi ng doktor, hindi ka gagaling. Ganyan ka na. Pero sabi ng Lord, gagaling ka. Sumang-ayon ka, ang utak mo, ang puso mo, sumang-ayon sa Diyos. Huwag sinasabi ng katawan mo. Sabi ng katawan mo, hindi pwede. Pero sabi ni Lord, pwede. Ang tanong, sino paniniwalaan mo? Hallelujah. Eh sila nga, pag gusto magkaanak, sumasayaw sa obando eh. Gusto magkaanak, sasayaw sa obando. Anong connection ng pagsamba sa mga rebulto? And they found out, pinapatungan ni Father ng kamay. Kaya nag... Ikaw pangyarihan dun eh. Sa pagpatong ng kamay. Anong kapalit ng pagsamba? O tingin. Anong kapalit ng pagsamba? His blessing will be on your food and your water. Tingnan mo mga kinakain natin. Puro lason na. Puro lason. Baka sa palagay hindi nabubulok yung mga pagkain, mga baboy, manok, blah, 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 everything. Canned goods. Puro pa fast food, puro tayo fast food. Eh, karamihan dyan, puro may... Wala na po tayo. Lahat ngayon meron ng contaminated na tubig na iniinom. Hangin. Kaya kung gusto mabuhay talaga na mahaba pa, doon sa sa probinsya. Kamote. Talbos ng kamote. Kangkong. Ube. Ano pa? Okra. O wala. Meron bang ampalayang matamis na pa ampalaya? Meron bang ganun? Oh, I will take away sickness from you. Sumamba ka sa Diyos, tatanggalin niya sakit mo. Sapagkat yung pagsamba mo, papalitan ng Diyos ng kagalingan niya. Sumamba ka lang. Yung pagsamba, na hindi ka nag-iisip nung sasabihin ng tao sa'yo. Sumisigaw ka ng papuri sa Panginoon. Yun ang kapalit nun. And none sickness among you, none will miscarry or barren your land. Walang mababaog sa inyo, sabi ng Panginoon, kung sasamba ka lang. Amen. Kaya kalooban ng Diyos yung mga may asawa, magkaanak, hindi mga dalaga. Amen. Mag-asawa muna kayo.
Gusto ng Panginoon yun. And I will give you a full lifespan. Ako, paborito, nabasa ko yung ano eh, Chris, sa TPT. Ang TPT Bible reading ko ngayon, The Passion Translation, ang ibig pala sabihin ng Theophilus is lover of God. Gandang pangalan. Kaya magkakaanak pa kayo, gandang pangalan yon, Theophilus, lover of God. Yung mga mangingibig ng Diyos, sumasamba sa Diyos eh. Yung mga sumasamba sa Diyos, kapatid, hallelujah, pagpapalain ng Diyos ang tinapay nila at ang tubig nila, pagpapalain ng Diyos ang kanilang mga lupang katawan, tatanggalin ang mga sakit at karamdaman, walang magiging barren, walang magiging baog, at hahaba ang buhay ng mga tao marunong sumamba sa Diyos. Nako, pagpapalakpak ka, lakas-lakasan mo. Dapat, pagpara kay Lord, yung pinakamalakas. Huwag kang tatahimik. May pangangailangan tayo. Hipuin natin ang Diyos. Amen. Take your seats. Sarap kang tahin yung ano eh. I am a friend of God eh. Pero kung hindi totoo sa buhay mo yun, kanta lang yun. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Pero pag kinanta mo yun ang, sa puso mo, galing sa puso mo, reader ka ng salita ng Diyos, hindi lilipas ang araw na hindi ka nagbabasa ng word, ng kanyang salita. Hindi lilipas ang araw na hindi mo susundin ang kanyang salita. Uhaw ka, gutom ka sa kanyang salita, sa kanyang presensya. Kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng full lifespan. At ginagamit mo para sa kanyang kalatian. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. When the sun was setting, the people brought Jesus all who had various kind of sickness and laying his hands on each one, he healed them. Kalooban ng Diyos, gumaling ka. Para may testimony tayo. Tingnan mo isang tao, isang hari na hindi umasa sa Diyos. Tingnan mo ha, tingin. Mga kapatid, tingin. Tingin dito. Pag may sakit, saan ang punta agad? Doktor. Pag cancer na kayo ng punta? Kay Lord. Ay may healing covenant. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Kaya ang Diyos galit na galit sa mga tao, lalo na sa kanyang mga anak. Yung mga di mananampalataya, naiintindihan ngayon. Mga wala yung relasyon sa Diyos, pero tayo mga mananampalataya, na sa kariyan ng Diyos, pagkatapos unahin ang doktor bago Diyos, doon nagagalit ang Panginoon. I will prove it to you. Oh, basa. In the 39th year of reign of Asa, was afflicted with disease of his feet. Anong sakit ni Asa? Sa paa. May sakit siya, disease sa paa. Oho. Eh, hindi ko alam kung may ingrown ba yun na hindi natanggal, tas nagnaknak, gano'n, hindi ko alam eh. Pero yun ang sabi, merong sakit sa paa si Asa. Oho. Though his disease was severe, at hindi na sakit ha, severe ha, hindi mild, even his illness, he did not seek help from the Lord, but only from the physician. Natuluyan tong taon to eh. Hindi siya umasa sa Diyos. If you listen carefully to the voice of the Lord your God, who do what is right in His eyes, you pay attention to His command, keep His decrees, I will not bring any of your disease I brought to Egypt, for I am the Lord who heals. Yan ang covenant ni Lord. Healing covenant niya. Pag cancer na pala, sa kanya ka pa rin pupunta. Bakit? Kung kailan pa may cancer at malalala, sa ka pupunta sa Diyos? Di umasak na sa Diyos. Amen. Alam mga kapatid, sa kamay na to, dami nang gumaling. Oho. Bakit ganon? Connection po yan eh. Kaya nagpapatong ng kamay. Marami na po. Sabi, patay na. Wala na pag-asa. Gumaling po eh. Kami tao rin tulad ninyo. Kaya lang, sumampalataya tayo sa Diyos. Bet, sumampalataya ka sa Diyos. Huwag mong tanggapin ganyan ka na habang buhay. Pag tinanggap mo yan, ganyan ka na talaga. Pero pag umasa ka sa Diyos, may mangyayari pang himala sa buhay mo. Amen. Amen. Ano sabi ng Bible? Hindi magsiyang kanyang kamay upang hindi kayo mahabol. Hindi may mabingi ang kanyang tinga upang hindi kayo marinig. Datapwat ang ating mga kasalanan, nagpahiwalay sa Diyos. Tingin mga kapatid. Nandiyan ang Satanic Church. Anytime pwedeng bumaba ang kalangitan. Give your life to the Lord. Amen. Bigay mo na buhay mo. Taya mo na lahat. Masamang salitang taya, parang sugal eh. Ibig sabihin, bigay mo na.
Amen? Amen. Bigay mo. I was only 21 years old when I gave my life to the Lord. And I am 35 years old ngayon. Plus 20. How did 55? And God is so good. Mga kabataan, anong plano niyo sa buhay ninyo? May nag-isip ba sa inyo maglingkod kay Lord habang bata pa? Yan ang pinagsisiyahan ko sa buhay ko. I was only 15 years old nung pinagtataguan ko yung pastor na nagsusundo sa akin. Nadala niya ako once. Pagkatapos, after that, susunduin ako, malayo pa, nakikita ko sa pinagtataguan ko si pastor. Pinagsisiyahan ko ng sobrang pait. Bakit ko pinagtaguan yung pastor na nag-aakay sa akin kay Lord? Habang bata pa kayo, serve the Lord. Walang nalugi na nag-serve kay Lord. Addict, drug dependent, lasinggero, babaero, wasak-wasak ang buhay. Kung pinagpatuloy ko ang buhay ko ngayon, hindi ako tatagal ng 55 years old. Yung mga bae na galaw ko lang eh. Tingin nyo, may asawa lang papayag na ganun? Hindi. Saksakin kaya kita. O nakulong na ako. O nasa ospital na ako dahil sobrang bangag na bangag ako lagi. Mabait ang Diyos. Nagbigay ako ng buhay. Hindi ako kahit kailan. We're living in the last days. At gusto ng Diyos, bigyan ka ng mahaba pang buhay. Tapikin mo nga yung katabi, sabi mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Bigay mo na yung buhay na yan. Huwag yung kung kailan ka, kung ano-anong sakit, tsaka ka, pastor, pare mo naman ako. Habang bata ka pa, maglingkod ka. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Father, in the name that is above every name, napakabuti mo, Diyos. Mabuti ka. Taas mo ang kamay mo, kapatid. Hallelujah. Taas mo ang kamay mo. Just want to pray for you. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. At sa pamamagitan ng buhay mo, ang iba naman ay gumaling. Open your eyes for the last time. Basahin natin. 1, 2, 3, basa. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Bayad na. Bayad na ang sakit mo. Ilang libong taon na nakararaan. Anong gagawin po natin pag may sakit? Anyone who's sick among you should call the elders. They should pray for and pour oil on the person in the name of the Lord. And the prayer that is said with faith will make the sick person well. Taas mong kanang kamay, kaliwang kamay, ilagay sa may sakit. Yung part ng may sakit ka. Hallelujah. At the count of three, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Pagkaing bawal naman, pero pinagkakakain natin. Kulang tayo sa exercise. Overexposed tayo sa mga stress. At higit sa lahat, kinapitan na yan ng demonyo. Gusto kanyang patayin dahil gusto niyang i-abort ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero huwag kang papayag. Ilaban mo, ipagpag mo na sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sakit na ito ay gagaling. Right now. Ready? 1. Itaboy mo. Palayasin mo. Ikaw magpalayas. Ikaw, sa pangalan ni Jesus, magalit ka dyan. Hindi sa'yo yan. Spirito yan. Palayasin mo. Sasamahan kita. 1, 2, 3, 5. Huwag ka tatahimik. Itaboy mo. Malakas. By force. Yes.
Lahat na may sakit, halika rito, dito sa harapan. Gusto ko ipatong ang kamay ko sa inyo. As a sign of connection, come here please, dito. Pila kayo dyan, pila. Lift up your hands to the Lord. Gusto ng Diyos gumaling ka. Luwatliin mo ang Panginoon sa iyong kalakasan, sa iyong katawan. Gusto ng Diyos gumaling ka. It's healing time right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name that is above every name, in Jesus' name, that every knee should bow on things heaven, on things on earth, on things under the earth, and every tongue Jesus Christ is Lord. Tinatawagan ko lahat ng spirit ng sakit at karamdaman sa iyong katawan. Layas sa pangalan ni Jesus! Sa oras na ito, wala kang karapatan dito sa katawang ito sapagkat ito'y binili, binayaran ng Panginoong Jesus. Lahat ng spirito ng insomnia, ng TB, hallelujah, ng colon, ng lahat ng sakit sa dugo, lahat ng cancer, malusaw kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Right now, in the name that is above every name, hanggang dyan sa internet, sa online, be healed in the name of Jesus. Wala kayong karapatan sa buhay ng aking mga kapatid. Malusaw kayo! Matunaw kayo! Layas sa pangalan ni Jesus! By the blood of Jesus Christ, the Son of the living God, by His stripes, we are healed. In the name of Jesus, bayad na 2,000 taon na nakararaan. Layas mga sakit at karamdaman. Sakit sa puso! Layas! Sakit sa ugat! Arthritis, pneumonia, layas, in the name that is above every name, in the name that is above every name, mula ang talampakan, gumaling ka, be healed, receive it, be healed, receive it, in the name of Jesus, the Son of the living God, be healed right now, be healed right now, be healed right now, in the name of Jesus, the Son of the living God. Magpasalamat tayo. 1, 2, 3, 4. Thank the Lord. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. 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 Gumaling ka. Matunaw ka. Lahat ng sakit will bow down in Jesus' mighty name. Lift up your hands to the Lord. Tanggalin mo ang mata mo sa iyong karamdaman. Ituon mo sa Diyos. Ituon mo sa Diyos. Magpuri ka. 1, 2, 3, 4. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Worship the redeemed. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Minsan pa, sabay-sabay. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing, lift up your hands. Holy, holy, holy are you, Lord. Kasabay natin umaawit ang mga anghel. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. May mararamdaman ka sa katawan mo habang nakataas ang iyong kamay. Ayan. Yan. Kilos ng Diyos yan. Sing. Holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. That's the presence of God. Receive. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sabay-sabay tayo. Holy. Holy, holy, holy are you, Lord.
focus on the Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing with me. Your freedom in your Holy Spirit. Touch every sickness and be healed. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Humingi ka sa Diyos. Holy, 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 receive it now. Bumababa ang kagaling para sa iyo yan. Tanggapin mo ang kagaling Diyos. Tanggapin mo ang kanyang himala. Magugulat ang doktor sa iyo. Malaya ka na. Malaya ka na. Hindi kaya ng doktor yan. Pero ang Diyos kaya niya. Receive it! Sing with me, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Beth, halika rito sa gitna. Pagtulong-tulungan natin si Beth. Sino naniniwala? Gusto ni Lord gumaling ang kapatid na to. Iyon natin yung mga kamay. Beth, bow your heads, close your eyes. Ang Diyos ay hindi mapagtangi at gusto niyang gumaling ka. Ipagpag mo yung sakit na yan, hindi sa'yo yan. Bayad na yan, 2,000 taon na nakararaan. The count of three, pray with me. 1, 2, 3, fire. Receive it now, Beth. Angkinin mo. Pagpasalamat ka na. Come on. Galaw-galaw mo na yung paa mo. Igalaw mo na yung mga kamay mo. Come on. By faith, in the name of Jesus, be healed right now. Be healed right now, Beth. In the name of Jesus, it is the will of God for you to be healed. Be healed right now. In the name of Jesus, right now. Galaw mo. Come on. By faith, paa mo, igalaw mo. In Jesus' name. Come on! Galaw mo siya. Galaw mo siya. Kausapin mo. Umayos ka. Magnormal ka sa pangalan ni Jesus. Come on! Come on! Lakad ka, Beth. Hallelujah! Holy! Holy, holy! Come on! Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Lord, ginawa mo ako kay Justly. Bakit hindi kay Beth? Angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy.
lalaki sa lalaki, babae sa babae, declare blessing to one another, strength to one another.